Ito na po yung ating finished product mga boss. Yung ating Doko finish na kulay international red. Ayan. Naway panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo step by step kung paano gawin itong Doko finish. So ito po yung ating idodoko. Itong pinatungan po ng pintura. Ayan yung bilog na yan. So kukulayan po natin yan mamaya. At ang balak ko po nito ay kulay red po. So, speaking of Doko finish, ang gagamitin po natin siyempre na pintura dito ay mga automotive lacquer po. So, unang-una, bago po natin simulan, ang mga pinagpakuan at mga dugtungan, ito po ang ating gagamitin. Ayan, yung body filler po nila. Ayan po, gawa po ito ng A+. So, ito po yung body filler nila. Para saan po ito? Para po ito sa mga dugtungan o kaya sa mga lubog o sa mga malalaking siwang. So hindi po dapat ibatak ito ng buo kung saan po kayo nagdodoko. Dapat sa mga dugtungan lang po, mga lubak o mga pinagpakuan. So may hardener po yan. At syempre, ito po yung ating primer. Ayan po. Glazer po siya. Ayan, isang kumpanya ang gumawa po nito. Kung ano po yung gumawa ng A+, siya rin po. So gawa po ito ng FH Color and Coatings Corporation. Ayan po. Ayan. So may mga acrylic po siya, pero ito automotive lacquer po ito. At ang balak ko po talaga na ikulay dito ay kulay pula po. Ito po siya. At siyempre ang ibabatak po natin o yung imamasilya po natin ay itong lacquer putty po. So ayan, tapos meron po tayong lacquer thinner. Ayan po. At siyempre meron po tayong lacquer flow. So para po sa mga low budget, ang may recommend ako po sa inyo na materialis ay ito pong mga materialis na ito. So gawa po na FH Color and Coatings Corporation. So A+ po, mas mababang halaga na maganda naman ang resulta. Basta po sundin lang inyo kung ano po yung mga instruction dito. So simulan na po natin. Mga boss, isang tip ko nga pala sa inyo. Kapag tayo po ay magliha ng body filler, kailangan nating basahin ng lacquer thinner. Bakit po? Dahil nakakatulong po ito para mas malambot po siyang lihain. At pangalawa, para maalis yung langkit ng ating body filler. Dahil kapag nagduduko po tayo o kahit anong klaseng finish, basta gamit ang body filler, kapag hindi po maayos, pagtanggal yung langkit ng ating body filler at niliha po natin ng hindi maayos, ang resulta po pagka in-spray po natin, bumibigay po, lumulobo po siya, tapos pag tinuklap mo siya, doon mo malaman na doon pala nanggagaling sa body filler. Dahil nga, yung lagkit ng body filler hindi naayos. So, sa pamagitan po ng pagpunas ng lacquer thinner at siyempre, sa pagliha po ng maayos, magawa natin ng maayos yung ating trabaho. Ayan. At siyempre, pagkatapos po natin itong lihain, mas maganda po kung
Linisan nating mabuti ito. So ngayon po, timplahin na po natin yung ating pang-primer dahil natapos na po nating lihain yung ating body filler. Nilagyan ko po ng tinting color na black yung ating primer white para po magkulay gray po siya dahil nga ang i-finish natin dito ay kulay pula po. So marami pong nagtatanong sa atin kung paano nga ba ang tamang proseso sa pagduduko. So mga boss, unahin po talaga natin yung paglagay po ng body filler para po sa mga dugtungan, mga pinagpakuan at mga lubog bago po natin i-primer. Dahil mas makapit po ang body filler pag sa kahoy po mismo nakadikit. Matapos po matuyo yung ating primer, lihain na po natin gamit po ang number 240. Matapos po matuyo yung ating lacquer primer, ay mamasilihan na po natin ng lacquer putty. Gagawin po ito ng hanggang tatlo. Mas maganda po kung makapal ang ating putty. Matapos po matuyo yung ating lacquer putty, so pwede na po nating lihain. Gamit po ang number 150 po na liha. So gamit ko po ay sander, ayan po. Pero kung wala po kayong ganyan, pwede pong gumamit po kayo ng kahoy o plywood po para gawin po ninyong sunblock. So ngayon po, timplahin na po natin yung ating pangkulay, yung ating automotive lacquer po na International Red. Ayan po. At syempre, bago po natin isalin yan o bago po natin timplahin, kailangan po nating haluin ng husto para po mag-mix ng husto para mas maganda po ang resulta ng ating trabaho. So ilalagay na po natin ang ating mga sangkap dito po sa ating pintura. Ang ating lacquer thinner po. At siyempre, yung ating lacquer flow. Sa bawat brand po ng pintura, may kanya-kanyang instruction po sila kung gaano po kadami ang ilagay po natin ng lacquer thinner at lacquer flow. So dito po sa A+, 20% po dapat ang ilagay po natin base doon sa ating pintura. So 20% na lacquer thinner ang ilagay po natin. At sa lacquer flow naman, hanggang 10% po. Pero wala pong problema kung mas damihan po natin, lalo na pagka malamig ang panahon. Walang problema po kung damihan po natin ang lacquer flow. So marami po kasi nagtatanong kung ano daw ba ang resulta kung masobrahan ang lacquer flow.
wala pong masamang epekto, mga boss. Ang problema lang, medyo matagal siyang matuyo. Dahil kung nasa tamang templada ang lacquer flow, kunwari matuyo po siya ng hanggang kalahating oras, so magiging isang oras siya kung sumubra ang lacquer flow, pero walang masamang epekto. Yun lang talaga, matagal siyang matuyo. Huwag lang yung acrylic type po. Dahil pagka-acrylic ang gamitin mo at masubrahan ng acrylic flow, may problema po talaga. So ngayon po, itatapot na po natin yung ating trabaho. Ayan, lacquer clear gloss po. At siyempre, haluan din po natin yan ng lacquer thinner at lacquer flow. So dapat pagka nagtapot po kayo, siguraduhin niyo yung naliha po ninyo yung inyong trabaho. Number 400 po naliha bago po niyo itapot. Ang mixing ratio po nitong clear gloss po ng A+ ay 20% po base po sa dami ninyong clear gloss ang ilagay po ninyo na lacquer thinner at 10% po ang lacquer flow. Muli, wala pong problema kung sumubra po yung inyong lacquer flow. Ang tanging problema lang po talaga ay medyo maantala po yung kanyang pagtuyo. So, marami pong nagtatanong sa atin kung bakit daw ang kanilang trabaho na kulay puti na Duco finish ay naninilaw. Dahil nga sa ibang brand po, mga boss, ay ang kanilang clear gloss ay malabo po ang kulay. Hindi po talaga siya clear na clear as in parang tubig. So ang ma-recommenda ko po sa inyo pagkakulay puti po, kung ibang brand po ang gamitin niyo, mag water white clear po kayo. Pero dito po sa A+, ang kanilang clear gloss po ay clear po talaga as in parang tubig po. So hindi po kayo magkaproblema kahit pa puti yung kanyang finish. Ngayon po, tinatapot ko na po yung aking trabaho para po lumabas yung kagandahan ng ating Duco finish. Ayan. Hanggang ilang patong ba ang pag-top coat? Mga boss, 2 hanggang 3 patong po. Pero bago po natin i-final coat yung ating top coat, kailangan po nating patuyuin mabuti at lihain po ng number 400 o 600 man. Mas maganda po kung gamitan po ng tubig habang tayo nagliliha para po mas makinis at mas maganda, mas madali po gawin. Ayan. At naway nagustuhan po ninyo ang aking trabaho ngayon. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, mga boss. At kung sino man po sa inyo ang hindi pa nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo. Pakipindot na rin po yung notification bell nang sa ganon, isa po kayo sa unang makapanood kung ano man yung gagawin kong upload dito po sa ating channel. At siyempre, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan ito para po makita nila kung paano natin gawin, kung anong proseso po ang tinatawag po na Duco finish. At kung sakali meron po kayong mga katanungan, mga boss, pwede po kayo mag-comment dito sa ating comment section o kaya doon po sa ating FB page, message po ninyo ako at huwag po ninyong kalimutang i-follow nyo ako sa aking FB page na Paint and Furnace Solution. So hayaan nyo po, mga boss, na sagutin ko po ang inyong mga katanungan, kahit anong klaseng tanong po, basta regarding po sa ating trabaho, ang pagpipintura po. So, sasagutin ko po yan sa oras po ng gabi.